Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 25. Ito rin ang mga kawikaan ni Solomon na kinopya ng mga tao ni Hezekiah na hari sa Juda. Kaluwalhatian ng Diyos ang maglihim ng isang bagay, ngunit ang karangalan ng mga hari ay ang pagsiyasat ng isang bagay. Ang langit sa kataasan at ang lupa sa lalim at ang puso ng mga hari ay hindi masasaliksik. Alisin mo ang dumi sa pilak at lalabas ang sisidlan para sa tagapaglinis. Alisin mo ang masama sa harap ng hari, at ang kanyang luklukan ay matatatag sa katuwiran. Huwag mong ilagay ang iyong sarili sa presensya ng hari, at huwag kang tumayo sa dako ng mga dakilang tao. Sapagkat higit na mabuti na sabihin sa iyo, pumunta ka rito, kaysa ikaw ay ibaba sa harapan ng prinsipe na nakita ng iyong mga mata. Huwag kang humayo na madalian upang makipaglaban. Maka hindi mo malaman kung ano ang gagawin sa wakas niyon pagka inilagay ka sa kahihiyan ng iyong kapwa. Ipaglaban mo ang iyong usapin sa iyong kapwa at huwag tumuklas ng lihim sa iba. Maka mapahiya ka nang nakarinig nito at hindi maalis ang iyong kahihiyan. Ang salitang angkop na binigkas ay parang mga mansanas na ginto sa mga larawang pilak. Kung paano ang hikaw na ginto at gayak na dalisay na ginto, ngayon ang pantas na mananaway sa masunuring tainga. Kung paano ang lamig ng niyebe sa panahon ng pag-aani, gayon ang tapat na sugo sa kanila na nagsusugo sa kanya, sapagkat kanyang pinapaginhawa ang kaluluwa ng kanyang mga Panginoon. Ang sino mang nagmamalaki sa kanyang sarili sa isang huwad na regalo ay parang mga ulap at hangin na walang ulan. Sa pamamagitan ng mahabang pagtitiis ay nahihikayat ang isang prinsipe, at ang malambot na dila ay nakakabali ng buto. Nakasob mo ka ba ng pulot? Kumain ka ng sapat lamang para sa iyo. Baka mapuno ka niyaon at maisuka mo. Ilayo mo ang iyong paa sa bahay ng iyong kapwa. Baka siya ay mapagod sa iyo at sa gayon ay kapuotan ka. Ang tao na sumasaksi ng kasinungalingan laban sa kanyang kapwa ay isang martilyo at isang tabak at isang matalas na palaso. Ang pagtitiwala sa taong hindi tapat sa panahon ng kabagabagan ay parang baling ngipin at paa na bali sa kasukasuan. Kung paano siya na nag-aalis ng damit sa malamig na panahon at kung paano ang suka sa nitro, gayon siya na umaawit ng mga awit sa mabigat na puso. Kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo siya ng tinapay na makakain. At kung siya ay nauuhaw, bigyan mo siya ng tubig na maiinom. Sapagkat ikaw ay magbubunton ng mga baga ng apoy sa kanyang ulo at gagantimpalaan ka ng Panginoon. Ang hanging hilaga ay nagtataboy sa ulan, gayon din ang galit na mukha sa dila ng mapanirang puri. Maigi ang manirahan sa sulok ng bubungan, kaysa kasama ng palaaway na babae at sa maluwang na bahay. Kung paano ang malamig na tubig sa isang nauuhaw na kaluluwa, gayon ang mabuting balita mula sa malayong bansa. Ang matuwid na tao na nabuwal sa harap ng masama ay parang mabagsik na bukal at isang sira na bukal. Hindi mabuti ang kumain ng maraming pulot, kaya't ang paghahanap ng mga tao sa kanilang sariling kaluwalhatian ay hindi kaluwalhatian. Siya na walang kapangyarihan sa kanyang sariling espiritu ay gaya ng isang bayan na nawasak at walang mga pader.